Guys, magandang umaga. Ako nga pala si JP Mini, ang Las Piñeros TV ng Las Piñas City. Guys, andito tayo sa Barangay Talon Uno po, Las Piñas City sa Golden Acres. Kung saan po, nandito ang ating vaccination area po. Ito ay araw-araw po, no, ginagawa. At magkakausap natin ang ating isa sa supervisor ng vaccination site na si Doc. Si Doktora Kathleen May LCR Yubarnan. Ako po ay isang Medical Officer 3 ng Las Piñas City Health Office. At ngayon po, dito sa ating site na Golden Acres, ako po ay ang supervisor netong site po na ito. Okay, so in behalf of Dr. Julie Gonzalez, si Mayora Imelda Aguilar at si Vice Mayor April Aguilar po, ay nagpapasalamat po kami buong team sa inyong suporta sa amin po sa pang-araw-araw namin. Dito po sa vaccination site namin, no, halos araw-araw po kaming bukas. Okay, simula alas 8 hanggang mga alas 3 o alas 4 ng hapon. Hanggat may pasyente, tinatanggap po namin, no. So binabakunahan po namin ang edad 18 pataas. Sa ngayon po, ang nagbibigay kami ng first dose, second dose, first booster at second booster para po sa 18 pataas. Okay po? So yun po yung mga activity namin sa pang-araw-araw. And ngayon po, sa ngayon, medyo hindi konting yung pasyente natin ngayong araw. So hinihikayat po namin ang mga Las Piñeros na magpa-booster po kayo. Magpa-first booster, magpa-second booster, para sa karagdagan na proteksyon laban sa COVID. Kung napapansin niyo po, no, konti na lang ang kaso natin ng COVID ngayon. Dahil po yan sa herd immunity. Bakit sa herd immunity? Marami po sa atin bakunado. So, gawa po yan ng bakuna. Ito po ay napakagandang epekto ng bakuna. Kung hindi pa po kayo nakakapag first dose, ngayon na po ang tamang panahon para makapag first dose po kayo. Huwag po kayong magpaiwan. Para po doon sa mga ayaw magpabakuna, ang strategy po natin ay continuous health education, no? Mapipilit at mapipilit din po natin yan sila na makapagpabakuna. Lalo na po kung na-explain naman natin ng maayos at ng mabuti sa kanila ang magandang epekto ng bakuna. Kasi ang bakuna naman po, adverse. Ang mga taong hindi lang pwedeng tumanggap ng bakuna ay yung mga tao na meron pong severe reaction sa bakuna. Sila lang po yung mga taong hindi talaga po pwedeng makapagpabakuna. Ang mga buntis din po ay pwede rin magpabakuna as long as merong clearance ng kanilang doktor na OB. So ganun po ka-safe ang COVID vaccine po natin. Maganda pa rin po kung meron po tayong booster. Kasi po may mga pag-aaral na nawawala rin po yung effect or nababawasan yung effect ng second dose. So mas maganda po na makapagpa-booster po tayo. Okay? Pero hindi pa po sapat yung mga pag-aaral na yan. Mas maganda pa rin po na nandyan eh. So might as well grab the opportunity na makapagpa-booster po tayo. Karagdagan din po na protection po yun. Opo, so mga Las Piñeros, nanawagan po ako sa inyo, sa mga constituents natin na hindi pa po nakakapagpabakuna ng first dose, hindi pa po kumpleto ng second dose, o nag-aatubili o medyo nag-aalangan na hindi mag-first booster or mag-second booster. It is the right time po para tulungan natin ang isa't isa, para po maproteksyonan natin ang isa't isa. At ngayon po ang tamang panahon dahil wala na po talagang nagpapabakuna eh. Kasi, manatatakot po yung mga tao. Pero huwag po kayong matakot kasi nakapag first dose, second dose na po kayo, safe na safe po yung bakuna, no? May mga mangilan-ngilan na sinasabi na dahil sa bakuna ay mas lumakas po ang resistensya nila sa COVID, no? So, ganun po talaga ka-effective yung COVID vaccine. So, punta na po kayo kahit saang site po. Dito po sa Golden Acres, Covered Court, vaccination site, very welcome po ang kahit sinong Las Piñero. Edad 18 pataas po.
Thank you.